Magandang gabi mga ka-road trip. Pinapakita ko sa inyo ngayon yung tatlong araw ko ng tinatrabaho na grading ng apakan. Tulad ng sinabi ko sa isang video ko, pilit kong pine-perfect o hindi man perfect, malapit sa perfect, malapit sa katotohanan. Itong sizing, pinipilit ko itong ipasok sa standard o malapit sa standard. Laging malapit. Walang perfect. Kung makikita nyo, alam na yung mga follower natin dyan na gumagawa rin ng chinelas, equal na equal po ang interval ngayon yan. Hindi tulad nung dating gawa, estimated. Ayan po. Pag sinukat nyo yan sa national standard, international standard na interval, eksakto yan. Siyempre, salamat dito sa tape measure ko na kulay yellow. Itong tape measure ko na ito na kulay yellow, ano, yan, pang international standard ang sukat dyan. Kung mapansin nyo, English size o UE size, nandyan yan. Makikita nyo dyan yung interval ng bawat size. Ayan. Size 1 na yan. Makikita nyo dyan yung halimbawa size 7, size 8, size 9. So yan, yung mga distansya niya, mga interval na yan, yan na yung actual. Yung sa baba, yan yung French size. Ito nga pa lang sa taas, English size. Wala dito yung UK o yung Euro. UK pala kasi itong 35, 36, 37, ito na yung Euro. So, ngayon, nalagyan na natin na eksaktong interval yung mga sizes natin. Siyempre, kinailangan nating i-research, magkuha ng mga sample. Sa tatlong araw ko siguro naka 20 kartulina ako bago ko nabuo itong sizes na to. Siyempre kailangan natin yung tulad ng sinabi ko, kailangan natin ng mag-research, magkuha tayo ng papagbabasihan. Siyempre yung pinakasikat dito sa Pilipinas, sandugo, kinuha natin yung size niya. Ngayon, para mapatunayan na yung size ng sandugo ay tama, siyempre, kinailangan din natin, pasensya na, madumi, itong aking teba. Yan. May mga ginamit nating basihan, sandugo. So, yan. Para di tayo maligaw. Sabi ko nga doon sa video kong isa, pag mayroon kang chinelas o sandals na teba, kung ano size mo doon, yun na rin ang magiging size ng road trip. Pag mayroon kang sandugo na sandals o chinelas, kung ano size mo doon, yun na rin ang magiging size ng road trip. Since pareho sila ng sukat, size 10 ako dito sa kabila, size 10 din ako sa sandugo, size 10 ako sa teba. So, sa road trip, size 10 din ako. So, yun na yung magiging basihan natin. Yun na tayo lalayo pa. Doon na tayo sa subok na gamit na. Yung mga medyo sosyal-sosyalin, teba, basihan. Pag medyo Pinoy na Pinoy ang dating, sandugo. So, doon na tayo nagbase ng sizing natin. Plus, size 10 yun. Plus, ginamitan natin itong pang-international na panukat para yung interval ng mga bawat sizes nakabase sa standard. So, ito, ayaw kong gamitin yung euro patalon-talon, hindi naka ano, permanent, hindi mahirap siya basihan, kaya dito na tayo sa English size na lang, US size tsaka Pinoy size. Hindi, sandugo kasi US size din ang gamit niya, katulad kay teba. Naka-US size din si sandugo. Ayan, kung mapansin nyo,
Yo is a size 10. Euro 43. Japan 280. So yan ang mga basehan niya. So ako kukunin ko yung USA. So pag euro, may rap magbase. So pag nagtanong kayo, basehan niyo US na lang. Pag may euro naman, automatic may US na kasama din. Ito naman yung Teba. Ayan, USA. Size 10 din ako dito. 43 sa euro. UK size 9. So para hindi tayo magulo, lagi natin pagbasehan yung USA. So English size 10. Si Sandugo English size din o US size din, size 10. So si Road Trip din o na rin. Size 10 din, US size na rin tayo ngayon. Para hindi na magkahirap-hirapan sa pag nagbili kayo, check naman, marami sa inyo nakabili na ng Sandugo or Teba. So hindi tayo mahirapan pa. Mostly sa men's ko ito na pagbasihan, pero para sa akin kasi one size smaller ang ladies. So one size 10 ka sa men's, kung size 10 yung ladies dapat ano, size 10 ng ladies katumbas ng ay ang ano, ang sorry nabawa 8 yung pambabae, ang katapat nun sa panlalaki is size 9, tama ba? 8 sa panlalaki, ayun, 8 sa pambabae, size 7 pala sa panglalaki ang katapat nun, mas maliit na isang size. So tingin, papakita ko sa inyo ito. Natutuwa ako dito kasi yung kids ito, ang sizes natin, hindi pala basta kids to, teens. Kasi meron pa dyang mas maliit pa, yung pang children talaga. So ito pang teens, 1, 2, 3, hanggang size 4. Tapos papasok tayo sa men's, size 5, size 6, size 7, size 8, size 9, size 10, size 11, size 12. Yung mga malalaki ang paa, hindi kayo makapagpagawa sa iba, wala kayong mabili. So ito yung size meron tayo. Pwede kayong magpagawa sa akin. Siyempre, may kadagdagan na charges to. Siyempre, malaki na kasi masyado yung konsumo nito sa materialis eh. Tsaka mabigat na rin gawin. So meron tayong size 13. Oh, yung mga malalaki pa, pag-aasa nyo, pwede na kayong morder, ha? Basta may charge tong hiwalay, ha? Mula size 11 lang kasi ang ino-offer ng karamihan. So, size 11, normal na presyo. 50 pesos sa dagdag sa 12. 100 pesos pagka 13. Yung 14, giant na to. Ang 150 na ang dagdag. 15, kung meron pa man, na talagang sadyang parang nanono sa punso ang paa. O di 200 na ang dagdag niyan. Ngayon, kung ikaw may pang Guinness book ang paa mo, size 16, pinakamalaki, meron pa rin ako niyan. Size 16. Siyempre, malaki-laki na ang patong niyan. Dahil, laki-laki naman na talaga ng konsumo niyan eh. Tsaka, gagamitan na to ng matinding pag-iisip kung paano may susukat to ng maayos sa paa mo. So, tingnan nyo na lang mabuti kung halimbawa size 5 lang yung paa mo, paan ang kasama mo. Tapos ikaw size 15 o 16. O, paano hindi natin dadagdagan ng presyo yung paggawa niyan? Eh, 3/4 na yung laki doon sa kumbaga sa ano, apat tatlong parte itong size 5, ikaw yung pang apat na parte, oh halos kulang kalahati yung inilaki, inihaba tsaka inilaki, lapad para nilaman yung size 5. Kaya kung meron man sa inyo magpapagawa ng ganyan, wag naman sana kayo manghinayang na dagdagan ng
magdagdag ng bayad sa paggawa niya kay special talaga. So, nayari ko na siya sa wakas. Gagawin ko na lang siya ng mga tulad nito, mga pang-marking. At least nakuha ko na yung sukat na papagawaan ko ng talim once na matapos ang lockdown. So, ayan, magagawa nun na lang ng mga sukat. Siyempre, salamat kay ulit kay Kuya Reden, kay Noel Box sa pagtuturo sa akin kung paano kunin yung tamang bagsak ng butas. No, para mas tama sa paanyo, hindi paleng. So, unti-unti, may ayos lang natin ng gusto itong ating road trip trekking outdoor sandals. Road trip outdoor sandals. Para magamit nyo ng maayos, magamit nyo ng tama. So, sa mga follower na nagumagawa din, ito yung mga kailangan nyong gamit. Andyan yung flies, pamputol na cutter. Siyempre, kailangan nyo itong kumpas na to. Napakalaki ng pakinabang itong kumpas na to. O divider, parehong tulis, parehong bakal yung ano nyan, yung dalawang tulis, parehong bakal, di pwede lapis. Siyempre, ball pen at ang mechanical pencil. Kailangan yung mechanical pencil, hindi pwede monggol. Kasi dapat pare-pareho yung laki ng guhit. 0.5 lang pwede na. Eraser, siyempre, lagi naman tayo. Trial and error. Roller na hindi pwede plastic. Kasi nababawasan yung plastic. Hindi na magiging diretso. Kailangan nyo ng stainless o kaya aluminum para laging tuwid. At siyempre ito, ang laki ng pakinabang nito. Pang tusok-tusok para makuha yung mark. At huwag nyo wawalain to. Ang tip measure na pang sapatos lang talaga. Siyempre, kailangan nyo rin itong tip measure na to na merong inches. Kasi itong sa kabila, ano lang siya, centimeter. So, kailangan nyo rin ng protractor. No, sira-sira na protractor ko, pero malaki ng pinagdaan ng gear nito. Huwag nyo wawalain yung calculator. Ang hirap magkwenta ng patsamba-tsamba. Minsan nakakamali. Hindi naman sa, hindi natin alam magkwenta ng mano-mano, kundi mabuti na sigurado. Kasi ang hirap ulit-ulit ng trabaho. Ako nga, tatlong araw na akong gawa ng gawa dito. Magkamali ulit-ulit. So, taga lang hanggang malali yung talagang tama. So, expect nyo yung mga pagbabago sa mga sa fitting ng mga sumad nating sandals. So, tuloy-tuloy na mag-i-improve lahat ng pwedeng matutunan. Kaya apply natin dito sa ating sandals. Marami naman tayong mga kaibigan na sadyang bukal sa kalooban magturo. Pagdating dito sa mga ganito, naalala ko lagi si Kuya Reden, si Noel Box. Siyempre, sa negosyo, naalala natin, lagi natin pasalamatan si Alvin Balot na ubod ng Yabang. Tsaka sa aking mga kaibigan, si sa Monday Club, si Ronald Strada, si Kuya Ramir, si Kuya Nani, at ang aming boss, si Boss Eddie Tan. Maraming maraming salamat po. Laging mag-ingat. Stay safe. Stay at home. Magandang gabi.